Hi, I'm Alfie Mela, the lead vocalist of Half-Life Update. Half-Life Update, yung band na na-form namin with high school friends way back in late 80s, around 87 to be exact. During the time nung nag-start kami, kino-cover namin mga songs ng mga bandang paborito namin. Heavily into new wave and punk music kami, yun talaga yung main influences namin ng members. Yan, The Cure, Echo and the Bunnymen, The Smiths, Suits and the Banshees, Wire Train, The Bolshoi, mga punk na gustong-gusto namin during that time is The Ramones, The Clash, Dead Kennedys, Descendants, Dead Milkmen. So usually yun yung mga songs ng mga bands na yun yung usually kinocover namin in the beginning. I remember we started discovering local bands like The Dawn, Identity Crisis, Intro Voice, Ethnic Faces, Woods, yung mga bands, punk bands under Twisted Red Cross. So, na-influence kami nung mga original songs ng mga bandang to na na-realize namin na mga fellow Philippine bands to, and yet they're not just covering songs but they're playing their own, you know, own songs. So na-inspire kami na magsulat ng sarili rin namin mga kanta. That was around 88, late 88 and early 89 nung nag-start na kami magsulat ng mga kanta. So magre-record lang kami ng mga songs sa bahay using, you know, cassette tape recorder. Being young then, mga nasa high school lang kami noon and early university, first year college. So we didn't realize in the beginning na ganun pala kahirap mag-record ng songs sa studio. Kasi during that time, wala pa namang mga available na internet, especially recording software na pwedeng gamitin ngayon ng mga home recording studio. Ayan na nga, nakapag-record na kami ng mga songs namin through cassette tape. And then I remember, dahil may mga nakilala na rin naman kami mga ibang banda, nakatugtog na rin kami sa mga local events. So, nalaman namin na isa ang Twisted Red Cross sa mga record label noon na, let's say na independent record label na tumatanggap ng mga demo tape and then they could consider you to record for them and re-release nila kayo as a band sa albums, you know, cassette tapes pa noong time na yun. Yun na nga, ang naging goal ng banda nun is to record songs as demo tape. So nag-record kami ng demo tape in 1989 noon, mid-1989. So sa mga naisulat namin mga kanta noon, pinili namin yung mga kanta na feeling namin na magandang ma-put into album. So nirecord pa nga namin nun using karaoke machine. Ganun ka-basic yung mga resources namin nun, yung mga equipments namin nun. So ilan sa mga kantang napili namin na i-record nun from our list were Chores, A Wish, Lorraine, We Are The Saints, Mosh Dance, Play Wild, and a few more, I Fall Asleep Tonight. Ayan yung mga ilan sa mga first songs namin na nasulat. And then we dedicated a full day sa bahay ng bass player namin si Ramil na i-record yung kanta na yan as demo tape, na ang goal is to submit the demo tape to Twisted Red Cross. So dyan na nga nabuo yung demo tape na yan, yung tinawag naming TRC demo tape namin. Kasi ang goal nga is to submit sa Twisted Red Cross. So nagawa namin yung demo tape, na i-record naman namin yung kanta ng maayos. Although kung i-compare mo sa mga demo tape ngayon, medyo primitive pa yung dating, kasi syempre during that time medyo rough recording lang talaga using a karaoke machine. So after ma-record namin yung demo tape, Pat, rhythm guitar player namin, and myself, pumunta na nga kami sa Twisted Red Cross office sa Marina Building para submit yung demo tape. Di sinapit namin yung demo tape. After a few days, nakareceive naman kami ng call na interested naman silang i-record kami. And then after that, di tuwan-tuwa na kami. Tapos nag-wait na naman kami ng ilang weeks. And then medyo tumatagal. So kinontak namin uli yung TRC during that time, Twisted Red Cross. Unfortunately, pasara na pala yung Twisted Red Cross noon. Actually,
they were just finishing yung last album ng Twisted Red Cross na yun na nga yung Philippines Where Do We Go From Here, yun yung naging last album release ng Twisted Red Cross. So hindi na natuloy yung demo tape na inaasahan namin na magiging album under Twisted Red Cross. So nawala na yung plan namin yung for Twisted Red Cross. So tuloy lang kami ng gigs. Pumasok na yung 1990s. We decided to record ngayon on our own money namin, and during that time, you have to remember, wala pang home recording studio software noon. So if a band wanted to record something, pupunta ka talaga sa mga recording studio, analog recording studio, at gagastos ka talaga ng malaking pera. So ganun ang ginawa namin, nag-ipon kami, and remember, high school, university students pa lang kami noon, talagang ipon lang kami ng pera. So nakapag-record kami ng around 3 songs lang dun sa recording studio. Okay naman, nakatulong, kasi naipasa namin sa ilang radio station na bigyan naman kami ng exposure, airplay sa DM 95.5. Natugtog yung We Are The Saints and A Place namin, yung early recordings namin nun. And then sa BM 105.1, bago sila mag-change format nung nakahabol pa kami nun. And then medyo naglilo na kami nung early part nung 1990s. And then here comes LA 105 na nagtatanggap ng local independent recordings. Nag-record na naman kami ng kanta sa studio using our own money. Again, yun na nga yung Alimango namin. Tsaka Butterflies. Nagkaroon ng radio airplay sa LA 105. Sinuwerte naman kami kasi pumasok siya sa top 10. And then, ayun na nga, nagustuhan kami ng radio consultant na si Ed Formoso during that time, member ng Local Brown at ng Dinosaur na banda during the late 70s or early 80s. So, pinag-record kami sa Viva ng sa compilation, yun na nga yung kapito ko sa Paskong Darating, High School Life. And then eventually, 1994, end of 1994, nakapag-record na kami ng solo album namin, yun na nga yung Pimit Pran. However, nung namimili na kami ng mga songs na ire-record para sa Pimit Pran, marami na kaming lista ng mga kanta. Yung mga kanta na nandun sa demo tape namin na supposedly for TRC, more on punk and new wave influences kasi yun, dahil late 80s pa namin na-compose. Eh during that time, ng mga mid-90s, medyo nag-change na yung tide ng music scene. Naging medyo nasa alternative rock and grunge na yung trend. At karamihan ng mga new songs na na-compose namin ay medyo naging ganun na yung style. So, yun yung pumasok sa Pimit Pran, yung mga medyo bago-bago na namin mga kanta. Yung mga kanta na namin na nasa demo tape, mga dalawa lang yata ron ang naisama dun sa album. So, karamihan ng laman nun is, kumbaga naiwan na nga sa baul, na itago na lang sa baul. Lumabas na yung Pimit Pran, again, guesting sa TV, radio airplay, sinwerte naman kami. Nung patapos na yung 1990s, medyo naglilo kasi concentrate na ngayon sa trabaho yung ibang members, concentrate sa kanilang mga pag-aaral, career, personal, professional career, naglilo yung banda. Tapos yung pumasok na yung early 2000s, napag-isipan namin na mag-record ng second album, follow-up na nga, at yung mga old songs na nga namin na hindi na na-pursue. Kaya lang, bukod sa naging busy na yung mga members, eto na nga, nag-migrate na ako sa Canada noong 2003. So, na-shelved na talaga yung plano namin na mag-record ng another new album ng Half-Life Death. And then, nung nasa Canada na ako, in fairness, kukommunicate pa naman syempre kami, may social media na during that time. Napag-uusap-usapan pa rin yung mga old days ng Half-Life, mga old songs namin na hindi na namin na-pursue. Nagkaroon na rin ng kanya-kanyang banda yung mga ibang members. Ako sa Canada, nagkaroon na rin. Although not in a level na like Half-Life Up din na talagang sineryoso, nagkaroon talaga na album sa major record label like Viva Records. So, ayun, hanggang sa lumipas na yung mahabang panahon, nung bandang mga mid-2010s, napag-uusap-usapan na namin na ano kaya mag-record uli ng album, kaya lang medyo, alam mo, distance pa rin malaking sagabal dahil hiwa-hiwalay na kami ng bansa. Si Pet, yung rhythm guitarist, nasa France na. Si Bimbo na drummer, nasa US.
Tapos yung ibang members nga, yung Ramil and the others, nasa Philippines, ako nasa Canada. So yung plano medyo laging naisasantab eh. Hanggang sa nung mga bandang mga 220s, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon uli ng extra time bawat isa, nagkausap-usap na naman. And then si Pet na nasa France, may nagbalita raw sa kanya na friend niya na Pet na nasa Spotify yung album ng Half-Life Update, yung Pimit Plan. Di nagulat si Pet, di binalita kay Bimbo na nasa US na check mo yung Spotify, nandun yung Half-Life Update. Siyempre, na-excite din kami dahil, you know, nag-accessible yung music namin sa wider audience, lalo na ngayong internet age na tayo. Napag-usapan nga namin yung tungkol sa Spotify, na curious kami kung sino nag-upload. So, nagtanong-tanong kami sa mga friends namin sa industry, sa music scene, hanggang sa may mga ibang friends kami na may mga connection din sa mga record label na nakapagsabi nga sa amin na Viva Records nga mismo ang nag-upload ng mga old albums, old recordings na mga nasa files nila. Syempre, digital age na tayo ng music, so in-upload na ng Viva yung mga albums under their stable. Isa na nga yung Half-Life Update dyan. Kaya na-upload na nga yung Half-Life Update sa first album, Pimit Pran, sa Spotify. Hanggang sa, yun na nga, nag-usap-usap, binring up ni Ramil yung idea na nasa Spotify tayo, why not, para hindi naman yung old songs natin ang naka-upload, why not i-record natin, revisit natin yung old music natin, yung mga unreleased so-called PRC demo tape namin na mga nasa tape na mga old songs. So, we started the process of choosing what songs, which songs from the list to record. Sumama na nga yung Chores. Yan yung mga first songs talaga na na-compose namin. Chores, A Wish, Lorraine, Mosh Dance, Play Wild, Happy Night. Yan yung mga kanta na una namin natugtog sa mga first gigs namin during Rock Against Drugs in the late 80s. Naging gusto rin naman ng crowd, so naisip namin na magandang ma-record uli yan para naman marinig na ng mga taong nakakakilala sa amin. So yun, Ramil started the process of recording the foundation of this song sa home studio niya, asking Bimbo to send in the drum tracks na ire-record naman ni Bimbo sa USA, si Pet na nasa France. Yung mga guitar ideas niya, yung mga guitar lines niya, pwede niyang i-record sa France, isi-send yung files kay Ramil. Ako naman nasa Canada, the idea was to record my keyboard parts, ideas, vocal tracks ko, i-re-record ko sa isang friend ko na si Julius sa studio niya, send kay Ramil yung files. But fortunately, yung plan ko na magbakasyon sa Philippines for 2 months, sumakto na matutuloy. So, eto na nga, nag-plan na ako ng 2-month vacation ko sa Philippines, you know, from April to May. So, umexacto. So, the plan now is, pagdating ko ng Pilipinas, yun, may time na kami ni Ramil na ayusin sa home studio niya yung songs. Ayun na nga, pagdating ko ng Pilipinas, nakalatag na yung majority ng songs. Nalatag na ni Ramil na isend na yung mga files na kailangan namin from Bimbo, from Pet. Yun, we started the process of recording my vocals, ipolish ng konti yung arrangement ng songs. Halos wala naman kaming binago, in-update lang yung certain parts, like what we used to do with Half-Life naman na nire-rearrange yung kanta. Inayos yung instrumentation, orchestration, na pag usapan din namin na since na available na naman yung recording tools ngayon at wala naman kami talagang plans na to tour this album, yung second album, to tour this in a performance capacity dahil nga hiwa-hiwalay kami ng lugar talaga ngayon. So, ang naisip namin is just to record the album, produce it in a studio album format na, you know, nandun yung ideas, yung ma-achieve yung creative concept talaga na naisip namin dati pa sa mga kanta dito na ginagawa na naman namin dati sa Half-Life Update. So, hindi namin nilimitahan yung sarili namin na to add, you know, yung mga parts na sa tingin namin ikagaganda ng kanta.
ika-enhance. So, yan, naglagay kami ng mga orchestral part, you know, different instruments, violin, trumpet, other stuff na ginagawa na rin naman namin sa Half-Life. Pero mas naging productive and naging creative kami ngayon. Doon nga sa mga kanta namin na kasama dito sa second album namin, we decided with the suggestion of Ramil, our bass player, title ng album is My Half-Life Dream. Kinuha tong line na to sa kanta namin na We Are The Saints. Konektado rin sa parang yung original dream namin na magka-album back in the 80s na natupad naman in the 90s. Tapos ito another dream na naman kasi hindi namin na lubos maisip na after so many years magkakaroon pa pala kami ng time uli at effort na magkaroon ng second album. Imagine, 1995 na officially released yung Pimit Pran and 2022 na ngayon. So that means 27 years gap. So itong album namin na lalabas na My Half-Life Dream consists of 8 tracks. Karamihan nga dyan yung mga kanta nga na galing doon sa so-called TRC demo tape namin na na-record namin in 1989. And then again with the suggestion of Ramil, magdagdag ng isang new song naman at another Filipino song na nasulat niya rin naman back in the 90s na hindi rin lang napulso noon at in-update din namin ngayon. Title nga is Nasaan Ka Ulan Ngayon. I think only Filipino song dito sa album namin. The rest of this chores. I have to wake up early in the morning. I need to wish. I can touch the sky. Wilder, wilder, way wild. Wonder to the dream in the bombs. Happy night. Will there be gifts for me under the single tree? Mosh dance. As of now, luckily 90% complete na siya. Dadagdagan na lang ng additional parts. Fortunately, si Pet, yung ang rhythm guitar player and co-vocalist na sa banda, na nasa France nga, siya naman ang magbabakasyon dito sa Philippines for about 2 months din yata. This coming end of June, sila naman ni Ramil ang mag-work together dito sa home studio ni Ramil para ma-record naman ni Pet yung additional guitar tracks at some additional vocals niya sa album. After that, hopefully, ma-wrap up na yung album, mixing and then mastering. And then, ang plano nga is to upload it sa Spotify. Kasama rin sa plan na i-release tong album na to in CDs. Thank you nga pala sa mga tao na nagtatanong about the album, kung lalabas daw ng CDs. Willing sila bumili. Thank you in advance. Dinidesign na namin yung cover, yung asawa ko si Kat ang nagdi-design ng cover ng album, and then hopefully ma-release na nga end of the year. For now, while we're still anticipating its release, paparinig na namin sa inyo yung mga snippets ng kanta para magkaroon naman kayo ng idea kung ano na yung kinalabasan ng mga old, previously unreleased songs namin na pinalish namin, in-update namin, at ito na yung mga new forms niya na Half-Life, Half-Death in the 2020s, second album namin. So, thank you sa lahat. And hopefully, more music to come from us kasama sa plano yan. But for now, abangan nyo itong second album ng Half-Life Half-Death.